Kumusta mga ka-Zitchen? Sa video na ito, ibubuod natin ang pelikulang Iron Man 2, ipinalabas noong 2010. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment and share para matulungan ang channel natin at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Mag-enjoy sa recap natin, kaya sit back and relax. Nagsimula ang pelikula sa Moscow, Russia. Makikita sa eksena si Anton Vanko na nanonood ng TV kung saan si Tony Stark ay sinabing siya si Iron Man. Tinawag niya ang kanyang anak na si Ivan Vanko at sinabi kay Ivan ang kanyang huling bilin na tanging mabigay niya sa kanyang anak ay ang katalinuhan nito, at namatay si Anton sa harap ng kanyang anak. Kumuha si Ivan ng blueprint na may pangalan ng kanyang ama at pangalan ni Howard Stark, na ama ni Tony Stark. Pagkatapos ay gumawa siya ng arc reactor at nagsimulang bumuo ng kanyang sariling weaponized suit. 6 na buwan pagkatapos ng mga kaganapan sa unang Iron Man, si Tony Stark ay lumipad patungo sa Stark Expo ng kanyang kumpanya at ipinakita ang kanyang advanced Iron Man suit. Naging isang kampyon para sa kapayapaan sa mundo salamat sa suit ng Iron Man, at praktikal na nalutas ang isyo ng kapayapaan sa mundo. Sa screen pinakita ang kanyang ama na si Howard Stark at pinaliwanag ang kanyang ginawa na Stark Expo, at sa likod ng stage tiningnan ni Tony sa kanyang medical scanner ang blood toxicity sa kanyang katawan ay nasa 19%. Pagkatapos ng kaganapan sa Stark Expo, paalis si na Tony at Happy sakay ng bagong Audi R8 ni Tony. Nang nakaabang sa kanila ang isang babae na nagngangalang Marshall na nagbigay kay Tony ng sepina, at sinabi nito na ipinapatawag siya sa pagdinig ng Senate Armed Forces Committee. Bukas ng umaga, saktong 9 AM, nagpa siya si na Tony at Happy na pumunta ng Washington DC. Kinaumagahan, sa oras ng pagdinig ng Senado, ang karaniwang tatak ng katatawanan ni Tony ay naging sentro ng atensyon habang ganap na binibaliwala ang katotohanan na inaangkin ng gobyerno ang armor na Iron Man bilang isang sandata. Nagbigay si Tony ng isang rebuttal na nagpapakita na siya ay Iron Man at hindi makikipaghiwalay sa kanyang armor. Si Senator Stern, ang chairman ng komite, ay nagpahayag na hindi siya specialized sa weapons, kaya tinawag niya si Justin Hammer, CEO ng Hammer Industries at primary systems contractor ng gobyerno, para ipaliwanag ang kanyang opinion sa pandinig kung saan bukas ang kanyang kumpanya para kay Tony at sa Iron Man suit nito. At nang natapos si Justin Hammer, ipinatawag si Colonel James Rhodes sa komite sa pagsisiyasat sa mga kaganapang nakapalibot sa paglikha ng Iron Man, at nang ipakita na ni Rhodes ang kanyang report, nahack ni Tony ang screen sa computer ng komite upang ipakita na ang iba't ibang pagtatangka na kopyahin ang suit ni Tony mula sa North Korea, Iran at maging ang Hammer mismo ay ganap na bigo sa pagkopya. Sa kanyang tipikal na pagmamayabang, tumanggi pa rin si Tony na ibalik ang armor ng Iron Man sa gobyerno at lumabas sa pagdinig. Bumalik si Tony sa kanyang bahay kung saan binati siya ni Jarvis tungkol sa pagdinig sa Senate hearing at sinusuri ang pinakabagong mga prototype at pagpapaunlad para sa Iron Man suit. Na-check niya ang palladium level blood toxicity sa kanyang katawan ay nasa 24%. Pumasok si Pepper sa kanyang lab na hindi alam ang tungkol kay Jarvis, at ang dalawa ay nagtalo tungkol sa hinaharap ng Stark Industries. Sinasabi ni Tony kay Pepper na kumikita siya ng mas maraming pera mula sa karaniwang stock ng kumpanya kaysa sa dati niyang ginawa bilang CEO. Nagpa siya siyang sapat na ang pagiging CEO at gusto niyang tumuon na lamang sa pagbuo ng Iron Man. Nagpa siya siyang italaga si Pepper bilang bagong CEO ng Stark Industries na ikinatuwa nito. Kinabukasan, pumasok ang isang magandang not airy public para opisyal na pirmahan ni Tony ang kumpanya kay Pepper. Sa Monaco, sakay si Tony ng Rolls-Royce Phantom kasama si Pepper at driver nito na si Happy, at pumasok sa Hotel de Paris kung saan nakilala ni Tony si Elon Musk, CEO ng Tesla, at nandoon din si Justin Hammer ng Hammer Industries sa isang reception bago ang Monaco 500. Tony ay binati ng kanyang paboritong Vanity Fair reporter na si Christine Everhart, na gustong si Pepper ang maging cover ng susunod na isyo na magpapakilala sa kanya bilang bagong Stark Industries CEO. Si Tony ay muling nag-check sa kanyang medical scanner at ang palladium toxicity sa kanyang katawan ay tumataas. Nagpa siya si Tony na siya ang magmamaneho ng F1 car racing ng Stark Industries sa halip na ang driver na naunang napili. Nakita ni Pepper si Tony sa screen, nagulat ito, kaya tinawag niya si Natalie para hanapin si Happy at puntahan si Tony sa venue. Sinimulan ni Tony Stark ang karera, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, si Ivan Vanko ay nagpanggap na isa sa mga pit crew. Suot si Vanko ng harness na may dalawang malalaking energy whips na pinapagana ng arc reactor na ginawa niya pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Ginagamit ni Vanko ang mga electric whips para mahati ang kotse na nakakasalubong niya, at maging sanhi ng napakalaking pileup at tinambangan si Tony. Habang sinisira ni Vanko ang truck,
Nagmamadali sina Happy at Pepper na ihatid ang portfolio na dala ni Happy kay Tony. Ginagamit ni Vanko ang kanyang mga electric whips sa Rolls-Royce Phantom na kinaroroonan ni na Happy at Pepper at pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatangka sa pagrampa. Sa wakas ay naibigay ni Pepper kay Tony ang portfolio. Inactivate ni Tony ang case na isang portable na bersyon ng Iron Man armor. Pagkatapos ng isang galit na labanan, nagawang talunin ni Tony si Vanko sa pamamagitan ng pagsangga nito sa electric whips sabay hinagi si Vanko hanggang sa matomba ito at manumanong pagbunot ng arc reactor na nagpapagana sa electric whips nito at dinurog ito pagkatapos suriin ni Jarvis. Sinunggaban ng mga pulis si Vanko habang hawak siya. Sumisigaw ito kay Tony na talo ka. Ang buong crowd ay natulala sa kanilang nasaksihan, si Justin Hammer gayunpaman, ay naniniwala na si Vanko ay maaaring ilagay sa mas mahusay na paggamit. Sa kastudiyan ng pulis, nakakuha si Stark ng pribadong pagpupulong kay Vanko, at tinanong niya si Vanko ang tungkol sa arc reactor na ginawa nito at saan nakuha ang disenyo nito. Sinabi ni Vanko na nakuha niya ito sa kanyang ama na si Anton Vanko, at ayon dito, siya ang dahilan kung bakit buhay pa si Tony. At bago umalis si Tony, nasabi ni Vanko ang palladium sa dibdib ni Tony ay isang napakasakit na paraan upang mamatay. Sa private plane ni Tony, habang nanood si Pepper ng TV kung saan sinasabi ni Senator Stern ang suit ni Tony ay nag-e-exist. Balik ang eksena kay Vanko. Binigyan ng pagkain si Vanko ng isang bantay at may kasama itong time bomb. Pumasok ang isang preso na katulad sa kanyang suot at pinatay niya ito. Dinikit niya ang bomba sa pader ng kulungan at sumabog ito dahilan para mabulabog ang kulungan. At dinala si Vanko sa isang sasakyan. Sa paglabas ni Vanko, nakaabang sa kanya si Justin Hammer na nakaupo sa isang lamesa at sinamahan siya sa pagkain. At inopera ni Justin Hammer si Vanko para sa isang proyekto kung saan magtatrabaho si Vanko sa kanya. Alam ni Justin Hammer na kailangan ni Vanko ang kanyang mga resources upang malampasan si Tony. At hiniling din niya na kunin ni Justin ang kanyang alagang cockatoo mula sa kanyang tahanan sa Russia. Sa bahay ni Tony, inutusan niya si Jarvis para magsagawa ng mga pagsisiyasat tungkol kay Ivan Vanko. Nalaman niya na ang ama ni Vanko na si Anton Vanko ay isang Soviet physicist na kumalas sa United States noong 1963 at inakusahan bilang isang spy ng Soviet, at si Ivan Vanko na anak nito ay isang physicist din, na convicted sa pagbebenta ng armas na plutonium sa Pakistan at nakulong ng 15 years sa Russia. Habang nakaupo si Tony sa isa sa kanyang mga hot rod, hindi maganda hitsura nito. Ipinakita niya kay Rhodey kung paano siya unti-unting nilalaso ng palladium. Sa eksena sa Hammer Industries, dumating si Justin Hammer kasama si Vanko sa kanyang pabrika kung saan ipinakita ni Justin ang kanyang prototype suit, at napabilib si Justin kay Vanko dahil na-access nito ang system nang hindi gumagamit ng passcode. Naghahanda si Tony sa pinaniniwalaan niyang huling birthday party niya. Tinanong niya si Natalie kung ano ang gagawin niya kung ito na ang huling birthday party niya. Sumagot si Natalie na gagawin niya ang lahat ng gusto niya sa sino mang gusto niyang gawin ito. Habang nasa party, medyo lasing na si Tony at suot nito ang Iron Man suit. Dumating si Rhodes sa venue at nakita si Tony na lasing na at walang ingat sa mga sandata nito, kaya nagdesisyon si Rhodey na kunin ang Iron Man Silver Mark II ni Tony sa basement at isuot ito. Pagkatapos ay hinahamon niya si Tony sa isang away, kung saan pinatugtog ni Tony ang in-house DJ ng ilang magagandang tugtugin sa background. Ang labanan ay nagtapos sa isang pagkapatas, at si Rhodey ay lumipad dala ang Silver Mark II armor na inihatid ito sa mga awtoridad ng militar sa Edwards Air Force Base. Kinabukasan, si Tony ay nakaupo sa sikat na Los Angeles landmark donut shop na Randy's Donuts na kumakain ng donut. Dumating si Nick Fury at pinababa niya ito at para mag-usap sila, napag-usapan nila ang tungkol sa Avengers Initiative na ayaw ni Tony na sumali dito dahil sa pagkakaalam niya ito ay hindi totoo at tiniyak ni Fury kay Tony na totoo ito. At kilalang kilala niya si Howard Stark, sa katunayan isa si Howard sa mga founding member ng SHIELD, ang ahensyang pinagtatrabahuhan niya. Dumating si Natalie Rushman, na ang tunay na pangalan ay Natasha Romanoff, isang SHIELD agent na nakatalaga sa Stark Industries para subaybayan si Tony mismo. Tinurukan ni Natasha ng serum na nagpapabagal ng husto sa mga sintomas ng pagkalaso ng palladium, isang lithium dioxide para bumalik si Tony sa katinuan nito. At sinabi ni Tony na sinusubukan niya ang bawat alam na elemento at bawat permutasyon ng mga ito ngunit hindi ito umubra. Balik ang eksena sa factory ni Hammer, kung saan dinalhan niya si Vanko ng isang ibon na galing pa sa Russia. Ngunit sabi ni Vanko hindi ito ang kanyang ibon. Nakita ni Justin ang ginawa ni Vanko sa kanyang suit at hindi niya ito nagustuhan dahil ang ginawa ni Vanko ay isang drone.
Abangan ang part 2 sa susunod na upload natin. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe para matulungan ang channel natin. I-share, mag-comment, at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Marami pa tayong Marvel recap, kaya see you in the next video mga kazitsyen!